Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Hello guys, good evening. So ito ay hindi pagkilala, paghanga o pagpupuri sa isang company na gusto kong i-review, okay? So ito ay kumbaga honest review lang sa ating company na nakilala. So ngayong March, okay? Nag-start sila ng March. So ang company na ito ay YDYS. YDYS Trading. So sabi dito, it is an easy as 1, 2, 3. 1, sign up. 2, top up to activate your stake. 3, earn up to 250% in crypto staking. It's like shopping for free. Okay? So ang CEO nito ay si Mar Halbert Hidalgo. So si Mar Halbert Hidalgo, ito po yun. Search natin sa ating Facebook. Hanap ka ba ng si Mar Halbert Hidalgo. Yan po, the CEO. Ito po ang Facebook account niya. The CEO YDYS Trading. Public speaker daw siya. Coach and trainer. Crypto trading. Okay? Extra pagkakitaan na pwede. So, yan yun po yung mga posting niya sa Facebook. So another set of leaders will join kay YDYS. Congratulations to all. Palaki na tayo ng palaki. First set of Millionaires Club. So yan si Mar Halbert Hidalgo. So laging nag-update sa kanyang Facebook. Ay, magandang umaga po sa inyo lahat, kapamilya. Ayan, time check muna po tayo. It's 1:35 a.m. na po in the morning. So, galing ako sa meeting natin sa office. Then, after the meeting sa office... So, itong YDYS, sabi nila, sila po ay mayroong opisina. Okay? So, mayroon siyang video dito na pinakita niya ang kanyang opisina. Wait, hanapin natin. So yan yung mga posting niya sa Facebook. Hello guys. So napakadaming posting niya about sa YDYS. Okay. To. Panoorin natin to. Hi everyone! This is Mar Halbert Hidalgo, the CEO of YDYS Trading. Kamusta po kayo lahat? Kamusta po lahat ng mga non-members at members na nanonood itong video na to? This is a short video announcement and update po sa ating company. So alam ko marami nag-aantay at nag-aabang ng announcement ko and update. So gusto ko na po i-umpisa na to, unang-una yung ating office. So ito po yung ating office, ituturo po kayo. This is my office. Okay po, actually under renovation siya po ngayon. So, yan, pinapaayos ko na, pinapapinturaan ko yung office natin. And itutur ko po kayo sa ating opisina. Okay? Saan ba located ang ating opisina? Dito lang po yan sa AIC, Morgan D. Empire Tower, dito sa Ortigas Center, Pasig City. So, napakadali lang po ma-access na to dahil sa likod lang po ito ng Robinson so, Mall. So, Pasig City po, guys. So, yan ang tinanong ko din sa kanilang barangay. So online, nagtanong tayo, tunay nga ba na sila ay mayroong opisina? So ito po ang reply sa akin ng doon po sa online. So Barangay San Antonio yan, no? Kung saan nasasakupan yung opisina nila. So ito ang reply nila, kasi siyempre tayo natatakot din, ang daming mga scampany, ang daming mga fake documents ang ginagamit ng mga gustong mag-scam. So, nanigurado lang tayo. So, natanong ako dito mismo, new company daw po ito na dyan magtutukon sa inyo. Kaya gusto ko lang ginawin po kung tunay nga o hindi. So, nag-reply sila. Ah, okay, akala po namin may complaint kayo. Based on the docs, newly registered lang po sila. So, ibig sabihin talaga, tunay pong sila ay registered sa Barangay San Antonio, Pasig City. So,
hindi ko naman sinasabi na talagang sila ay dapat yung pagkatiwalaan, ano po. So ito'y honest review lang, basta sa ating nakalap na information, okay? So, nag-reply ako. Ako, so legit po sila. Sick registered kasi sila. Medyo mas okay. Sige po, maraming salamat. At least legit po location nila at nilalaman ng barangay nyo. God bless po. Salamat sa mabilis na response. Yes po. Tsaka yung nakapirma naman po sa document ay BPLO head po ng Pasig City. So, yun po no. Reply. Head daw po yung nakapirma doon. So, sige po. Sorry. So, yan po yung kumbaga ay kinikilala ng Barangay San Antonio, Pasig City ang kanilang company. So yan po yung Barangay Business Clearance, okay? So may road touch lang tinatawag na ito yung kanilang BIR. So registered din po sila sa BIR. Okay? And then itong SEC registration, so ito yung medyo nagduda ako dati. Okay, so ang dami kasi mga, yun nga, sabi ko kanina, ang daming fake documents na pwede ipagawa kung kanino lang. So, nagagaya po yan. So, nag-search ako dati sa SEC, no? Hindi ko siya natagpuan. So, kumbagay parang nagduda ako. So, siguro normal lang yun na magduda ka. So, tinanong ko ito si Sir Mark Hidalgo. Tinanong ko po siya na about sa SEC. Bakit hindi pa po lumalabas ang certificate nila doon sa website ng SEC Express. Okay? So, ang reply niya sa akin, sabi niya ay, Sir, kumbaga, so punta natin yung chat ko para sigurado tayo. So, yan. Albert Hidalgo. So, itong conversation namin, so hindi ko naman siya kilala. Actually, hindi ko siya personal na kilala. So, sa online lang din. So, nag-add friend ako sa kanya. So, in-accept na niya naman. So, sabi dito, Sir, good Eve, kailan po kaya uploaded ang SEC natin po? O online, may nagtatanong kasi bakit daw po wala sa online po. Okay. I-talks time yan, sir. Si SEC ang maglalagay dyan sa site. Okay? So, dati parang nagdududa ako. Kasi baka, yun nga, gawa-gawa lang kanilang certificate. So, napakadaming possible reason. Okay? Na pwedeng maging dahilan upang kaya wala sila sa online SEC. Okay? So, ngayon, nag-try ulit ako mag-search kasi ilang beses ko sa sin-search ay bawat, kumbaga, I think, every week sin-search ko, wala talagang lumalabas. So, parang nagduda ako. So, ngayon, tinignan ko ulit. So, normal lang naman po yan, no? Kasi siyempre, naranasan natin may scam. Napaka, kumbaga, natutok tayo sa buhay na maging bisga. Mas kilalanin, mas alamin ang mga information kung tunay ba o legit. Okay? So, punta natin yung secexpress.ph. Okay? So, mamaya pupunta natin yung site nila ng YDYS. So, dati sinesearch ko yung YDYS. So, yung that last time na aking nireview ay about in time. So, yun nga, nakita ko din na nandito sila. So, hindi ko pa rin sinasabi na ang in-time ang may-ari ng certificate na yun. So, kayo pa rin po yung bahala kung paano nyo pa mas kikilalanin yung company na yun. At dapat, mag-ingat din tayo, no? Kung magay, huwag din tayo masyadong pakatiwala, okay? So, ihanda natin ang sarili natin para hindi masakit kung ano man ang mangyayari sa future, okay? So, search natin yung YDYS. So, yan yung company nila, YDYS Trading. So, ngayon, lumabas na kasi dati lumalabas ay error. So, many times, sinerts ko yan kasi marami din nagtatanong sa akin kung bakit daw wala sa online. Okay? So, nandyan na po yung YDYS. So, i-check natin yung SEC registration number kung yun nga po ba yung
nilabas nila ng nila Sir Mar Hidalgo. Okay, so company registration number 2220. So yan po no, 2220, and then 30432 dash 10, so dash 10 po nakalagay doon, and then yung company niya ay YDYS, ito po ano, YDYS Trading OPC. So kumbaga nandito nga talaga yung company, so nag-update na ang SEC. So ibig sabihin sila nga po ay registered sa SEC. Okay, so March 1 sila nagsimula. So nakalagay sa SEC March 1. So dito March, kung babasahin natin yung SEC, nakalagay dito sa baba, may pagkakalang may date yan eh. Okay, ito March 1 2022. Okay, so tugma naman sa nakalagay doon sa ating SEC online. So isa pa, ang isa na lang problema dito sa YDYS. Okay, so hindi ko pa din maunawan kasi dito nakalagay does not authorize investment solicitation and investment taking without a secondary license from this commission. Okay, so yan na lang ang problema natin. So, no, nagtry akong online, nagtry akong mag-register dito sa YDYS. So punta natin YDYS. So nagtry ako mag register dito online. So kailangan mo pa i-activate, no, once na gusto mong sumali dito. So hindi siya yung katulad ng ibang investment online o investment company online na automatic ay registered ka na. So dito kailangan mo pa i-activate. So kakausapin mo yung YDYS kung sino ba yung manager doon. So may account din sila sa Messenger. So ito po, so yan po yung itsura ng kanilang platform. So ako, naglagay ako ng 300 pesos. So ito po yun. So bawi ko na, kumbaga bawi ko na din yung 300 pesos po. Kasi nakailang beses na din akong nag-withdraw dito. So, gayon pa man, hindi ko pa din sinasabi na kayo po ay sumali dito sa online investment na ito. Kasi risky talaga kapag online investment. So, wala naman ako natanggap itong product. So, ibig sabihin, masasabi ko pa din siyang share investment. No? Naglagay ka ng pera. So, kung kunin natin na ng kahulugan ng investment, ano bang ibig sabihin ng investment? Kasi ang pagkakalam ko sa investment ay kapag ikay naglagay ng pera, yan po yung masasabing investment. O, ito po, investment in the dedication of an asset to attain an increase in value over a period of time, and investment requires the sacrifice of some present assets such as time, money. Yan po, no? So ibig sabihin nag-invest ka, no? So nag-invest ka ng pera, nag-invest ka ng effort or time. So that is an investment, okay? So for me, no, wala naman kasing product ako natanggap sa YDYS. So investment pa rin siya, okay? So para sa akin, kailangan po yung ito, registration na to. Does not authorize investment solicitation and investment taking without a secondary license from this commission sa SEC, no? So although masasabi ko naman na sa lahat ng online investment, so ito yung medyo mas angat, okay? So meron silang barangay clearance, barangay certification, okay? So legit naman yun. And then BIR, hindi ko pa na-check kung legit. So I think legit naman siya. And then
ang sinasabi nilang so ito po yun, ito, so barangay okay naman, so okay din yung check nila, so nakalagay na online, so ibig sabihin na tunay nga to, hindi to na recto o kung ano man tawag dyan na fake. So legit naman yung YTYS trading certificate nila sa SEC. Okay, yung SEC registration nila ay legit. Okay, so dito sa puhunan 300, so hindi naman masamang kanilang complan. So sa 300 pesos kasi ang nilagay ko is 300 pesos ang tawag doon ay red staking. So every 10 days mayroon 105 pesos akong natatanggap. So 3 times na 10 days yun. Okay, so kumbaga pag natapos nyo yung 30 days na yun, kasi 3 times 10 days equals to 30 days, natapos mo 30 days, so mayroong 15 days na, after 15 days another 15 days makukuha nyo na po yung 435, so total of 45 days. So yung 45 days makukuha nyo po yung 750, so yung 300 nyo naging 750 and 45 days, so ganun din 1,000, no, and 45 days maging 2,500, and then ito namang 5,000 maging 12,545 days. So guys, no, para sa akin ay kailangan risk taker pa din kayo, no, na naman pong kalabasan ng inyong investment online, so kailangan maghanda kayo, so invest what you can afford to lose lang, so wag invest yung mga pang emergency natin, so in case na kailangan ay hindi tayo mangiyak o masasaktan sobra, no, kailangan maging matalim tayo sa mga investment, so okay lang naman na maging risk taker tayo, basta as long as na handa tayo sa mga lahat ng mangyayari. Okay, wag nating sakripisyo ang ating mga emergency funds. Okay, so itong YDYS for now is good, so ang ibig sabihin ng YDYS, your dream, your success. Okay, so cryptocurrency trading, so ibig sabihin pinagsama niya yung trading and then ang kanyang business, kasi may products sila, eh, no, so combination ng online and offline. Okay, so for now sila ay maayos, wala pa naman naging problema, so as I experience, okay naman ang payout nila, so nakapag payout sila. So kayo pa din guys ang mag-decision kung gusto niyo sumali dito. So kung ako sa inyo, kung gusto niyo risk taker talaga kayo, pwede niyo try and 300 pesos muna. Okay, so sa akin naman nabawi ko na, sobra-sobra pa. Okay, so pero hindi ko pa din sinasabi na kung hindi ko pa din kaya at na kayo po ay mag-invest sa kanila. So YDYS crypto trading. Okay, so sana nga magtuloy-tuloy sila kung ang layunin ni Mark Hidalgo, kasi may nababasa ko sa kanilang Facebook, so nababasa ko sa Facebook niya yung about mga blessings na yan, no? Harap ka ba ng extra? Parang parang God fearing siya, parang may pagkakilala din sa ating Diyos, so sana nga, no, magpatuloy siya. Ay, magandang umaga. So yan. Po sa inyo lahat, kapamilya. Ayan. Time check mo. Ito. So sana nga, no, ang goal niya ay makatulong sa iba maliban sa pagpapalago ng kanyang business. So tumutulong din siya sa mga charity. So works today. So yan yung mga yan, mapagpalang araw. So sabihin talagang yan po, salamat po God for all blessings na ibinibigay mo sa YDYS community. So sana kung talagang maganda kanyang layunin ay magpatuloy siya, at sana may bless din siya ng Panginoon, okay, na magpatuloy sa kanyang biyaya ay magpatuloy itong si Mark Hidalgo.
sana mabuti ang kanyang hangarin hanggang huli, hindi lang sa una. So guys, kung gusto niyo talaga i-try ito, so magbibigay din ako ng links sa baba. So sa inyo pa din, no? Kayo pa din po ang pipili kung gusto niyong i-try itong YDYS na ito. So ngayon, parang medyo mainit sa tinga ito. Kumbagay parang marami na din nakakilala sa kampanya na ito. So, sana ay hindi sila mawala katulad ng ibang mga company. So bigla na lang nagsiwalaan. Okay? So sana ay tunay na may takot ito sa Diyos. Tunay na pagtulong ang kanyang gusto sa kapwa. Muna po. Okay? So okay, Sir Mar, sana ay hindi man tayo magkakilala personal, okay? So sana ay pagpatuloy nyo yung mabuting hangarin nyo kung ito man ang nasa puso mo. So marami nagtitiwala sa inyo, marami ang umaasa. So sana ay gawin nyo ang best nyo para hindi matulad yung company nyo sa ibang company na nagsilaho. Okay. So ito nakalagay, mas malakas na company, mas matibay na company, mas reliable na company, complete legalities. So may sex sila, may barangay. So yung secondary certificate na lang, so hindi ko pa alam kung na-issue na. So I think siguro inaayos ninyon. So sana nga inaayos. So magandang office, may office naman sila, magandang products. Marami kumikita, masipag na apply sa leaders, pugi at mabait ang CEO. Okay? Wala ka nang hanapin pa dito. Kay YDYS, kapamilya. Okay? So, yan po yung kanyang mga posting sa Facebook. Is so, is talking lang tayo, no? Para malaman natin kung ano yung mga plano niya sa kanyang company. So, yan po yung product nila. So, guys, kung kung gusto niyo mang sumali, no? Kailangan pa ding isipin yung risk management natin kasi online investment pa din to, okay? So yun lang guys, no. For now, wala na din ako masasabi kasi sa aking 300 talaga ay nabawi ko na din, no. Wala naman akong masabi. So, sana nga ay lahat ay matulungan at makabawi sa kanilang puhunan. Okay? Lalo na yung mga bago. Kasi kadalasan yung kababa dito yung mga bago. Okay? Basta maging handa lang sa lahat ng mga sasalihan. Okay? Mag-review din kayo, no? Investigan nyo muna so bago kayo mag-invest. Kilalanin nyo muna ang company, ang CEO, at ang mga product na kanyang ino-offer, okay? At yung mga kumplan, kung ano ba talaga yung kagandahan dito. Ano yung mga positive and negative, okay? Yun lamang po. Maraming salamat sa pagkakita. Pakikinig. Salamat. Salamat.